Yo yo yo, what's up guys? Kumusta? Welcome back to my channel, Kalimi Online. Ah guys, nandito ako sa Bukid. Bago lang ako magpatuloy saglit na. Bago natin reviewin o ipagpatuloy yung ating content about sa 5 piso. Itas lang ako ng papaya para merong pang-isa. Kasi GCQ ngayon eh. Kailang ulit nakapunta rito sa Bukid. La Kuya Hervin at ating Lisa. Itasin lang natin. Ito, pwede na to. Mag-isa. Isa. Tapos, ito. Dalawang piraso. Pwede na to. Alright. So, tara guys. What's up, guys? Check agad dyan sa inyong mga bulsa. Baka may mga 5 piso kayo. Alam po, maaari na iba sa inyo ay magsasabi na kalokohan lang yung mga value-value ng pera na yan. Kung yan ang iyong paniniwala, aba, bago pa matapos ang video na ito, mababago na ang paniniwala mo. Kaya tumutok para malaman nyo guys kung magkano na ang mga barayan dapat nyo hanapin simula sa araw na ito. Dahil mabibili na ang mga yun ng mga coin collector sa halagang 600 hanggang 2,000 pesos. Pero bago ko lang ituloy guys, after manood, paki-subscribe ang aking channel at pindutin ang notification bell para palagi kayo updated sa mga usaping coin natin. Alam nyo po guys, totoo ang mga value ng mga old coin dahil sa mga dahilan tulad ng error coin, hard to find coin, rare coin, at dahil sa kasaysayang nakaukit sa mga barya. May mga auction na nagaganap at dyan may mga baryang mabibili sa halagang halos sa hindi mo lubos maisip. Dito naman sa ating bansa, marami ng coin collectors ang bumibili ng mga old coins. Katulad ng 5 piso, 5 piso coin. Mga taon guys na dapat mong hanapin ay ang mga year 2006, 2007 at 2008. Kaya kung meron ka isa man sa tatlong yan, i-comment mo agad. At guys, dapat nyo tandaan ang ng halaga ng coin ay nakadepende po sa kondisyon ng barya. Bibigyan ko kayo ng halimbawa para lang sa ganun, kahit papaano ay matuto kayo kung papaano mag-grade ng mga barya. At ulitin ko lang guys, yung tatlong years na sinabi ko, yung 2006, 2007, 2008, may bumibili po niyan mula 600 hanggang 2,000 pesos. Okay guys, ito po yung aking batayan ng pag-grade ng mga barya. Magbibigay po ako ng halimbawa ng mga 5 pesos para makita nyo at babasihan natin ang presyo. Simulan natin sa about good. Ito ang katumbas, medyo pangit ang kondisyon at ang presyo nito, syempre yun yung pinakamababa. Halimbawa, year 2006, ang presyo niya, sabihin natin nga ang pinakamababa ay sa 600 or mas mababa pa. Depende din sa magiging pag-uusap nyo ng coin collector. Kaya pag-aralan nyo po ang bawat kondisyon ng coins na inyong mahawakan at gustong ibenta. At ang sunod po dyan ay good. Halos sa hindi sila nagkakalayo ng about good. Medyo malinaw-linaw lang siya ng konti. At ang sumunod ay very good. Bibigyan ko po kayo ng sample ng very good sa 5 piso. Ito po, very good condition. Kung bibigyan natin ng grade ay presyo, ibig sabihin mas mataas doon sa pinakamababa. Siyempre, kung halimbawa ang pinakamababa ay 600, pwede na po yun sa 800, at depende pa rin sa magiging pag-uusap ninyo ng collector. Ayan, at ang sumula dyan ay fine, then very fine, extra fine, at uncirculated. Ayan, matatansya nyo naman yan guys, di ba?
So kayo na po ang bahala mag-read sa mga bariyang inyong gusto ibenta. At ito, meron po tayong example ng uncirculated. Meron po akong uncirculated na 5 peso. Sample lang po ito. Kung halimbawa, meron kayong ganyan na kondisyon na hinahanap ng isa doon sa year. Napakaganda po. Pansinin nyo, ang kintag niya. Halos umikintag talaga. Walang gasgas. Hindi umikot sa market, ibig sabihin. Halos ko na nga ito, brilliant uncirculated. So, pwede yan ibenta sa halagang 2,000 pesos pag ganyan kaganda ang kondisyon. Meron po guys, sana kahit paano na bigyan ko kayo ng idea kung paano mag-grade ang mga bariya inyo na hawakan na inyong planong ibenta, lalo yung tatlong year na sinabi ko, 2006, 2007 at 2008, na mataas na po ang value ng mga yan. Kaya simulan nyo na pong maghanap ngayon. At baka makakuha kayo. At pag meron kayo guys, i-comment nyo agad dito sa comment section para papag-usapan natin. At tandaan nyo guys yung year, 5 piso, 2006, 2007 at 2008. I-comment nyo agad. At ayan, hanggang doon na lang po guys, sa ulit. Sana nabigyan ko na naman kayo ng mga information sa about sa mga coins, sa mga old coins natin. Sa mga bago po dyan, huwag po ninyo kakalimutan mag-subscribe sa aking channel at pindutin ang notification bell para hindi po kayo mahuhuli kapag meron po tayong bagong content. So, ayan guys, until next time, God bless us all. I'm out.